Ang Warriors ay naharap sa isang mabigat na desisyon pagdating sa pinansyal. Dahil maliwan kina Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green na may kasalukuyang malalaking kontrata, ay tinitingnan din ng Warriors na ma-secure ang isa sa kanilang young star player. Ayon kay Connor Latorno ng The San Francisco Chronicles, ay susubukan nga ng Warriors na papirmahin itong si Jordan Poole para sa isang multi-year extension. Ito ay upang maiwasan nila na makipag-deal pa dito pagdating ng free agency sa 2023. Ayon pa sa ulat, ang kontrata ay nagkakahalaga ng $80 million para sa 4 na taon. At ang hakbang na ito nga ay upang maiwasan din o mabawasan ang kanilang sakit ng ulo sa darating na 2023 dahil sa kakaharapin din nila ang posibleng max contract para kay Andrew Wiggins. Maganda ang naging performance ni Jordan Poole sa season na ito na kung saan siya ay nag-a-average ng 16.4 points, 3.1 rebounds at 3.5 assists. Kaya ano sa tingin nyo, mga katropa? Deserving ba si Jordan Poole sa ganitong offer? I-comment mo lang yan sa comment section. James Wiseman may petsa na ng pagbabalik? Ito nga ay ayon kay Dieter ng Bay Area News Group. Ayon daw sa isang source na may target date na nga raw ang Warriors sa pagbabalik ni Wiseman. At ito nga daw ay sa March 1, na kung saan ay makakaharap din nila ang Minnesota Timberwolves. Sa mga nauna nating video ay binalita natin na naging successful ang kanyang 5-on-5 scrimmage. Bagaman ito ay target date pa lamang, pero depende sa progress ni Wiseman kung talaga bang makakapaglaro na siya sa nasabing petsa. Ayon kay Steve Kerr ay wala pa rin timetable, pero pinapabilis na nila ang proseso at kung dumating ang oras ng kanyang pagbabalik ay araw na lang daw ang makakapagsabi. Samantala, posible na ngang makapaglaro si Kyrie Irving, ito ay matapos na magpalabas ng pahayag ang mayor ng New York City na si Eric Adams. Ayon sa kanyang panayam ay hindi na daw siya makapaghintay na alisin na ang mandato patungkol sa COVID na kung saan ay apektado ang mga manlalaro katulad na lamang ni Kyrie Irving. Matatandaan na itong Sir Irving ay hindi makapaglaro sa lugar na kung saan nga ay may mandato na hindi maaaring maglaro ang mga manlalaro na hindi pa fully vaccinated. Kasama na dito ang New York City na kasalukuyang hometown ng Brooklyn Nets. Kaya naman, nakakapaglaro lang si Irving kung saan lang siya pinapayagan. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, huwag po nating kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga NBA balita. Maraming salamat po.